Caligan, patuloy na nadaragdagan ang mga insidente na sunog sa kabila ng mga paalala ngayong Fire Prevention Month. Sa Iloilo, nasawi ang 5 taong gulang na lalaki sa sunog na nagmula sa napabayaang kandila. Sa Malabo naman, may pumutok umanong ventilador bago sumiklab ang apoy. Namatay dyan ang isang estudyante. Saksi si Marisol Abdurrahman. Sa nasusunog din ang bahay sa Barangay Tugatog, Malabon, nagtapos ang buhay ng 19 anyos sa Sinian Zamanala. Hindi na siya naabutan ng kanyang ama. Kadarating ko lang po eh. Galing akong Pampanga kasi may nasigasi ako. May kasama sila kaso hindi na naakyat siya. Hindi na siya naakyat dahil malakas na raw yung sunog. Sa taas po natutulog eh. Natagpuan ang kanyang labi malapit sa hagdan ng bahay. Siguro po, medyo paano na siya para labas na. Second year college sa nursing pero hindi na matutupad ang pangarap ni Yanza na mabait daw ayon sa mga kaklase at kaibigan. Kwento ng kanyang tiyuhin, alas 7 ng umaga na magsubong sa kanya ang apong kasama noon ng biktima. Ano daw nangyari sa ventilator? Kumukot, takot, umatlat ako. Nalang. As in puro apoy na po. Oo. Naiwang ding natutulog sa taas ng kanilang bahay ang 3 taong gulang na anak ni Lionel Pagunsan. Pag kahit namin, wala na malaki na yung malaki na apoy sa taas eh. Ngangawa siya, inaanap na lang namin kung saan madadampot. Agad daw silang nagtakbuhan, kaya nagalusan si Lionel sa braso pero nailigtas naman ang anak. Isa ang bahay nila sa 7 nadamay sa sunog na umabot sa 2nd alarma. Under investigation pa rin po siya kung ano yung nangyari, kung saan nagmula. Inaalam din ang sanhin ng apoy kanina sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig, 5:41 ng umaga. E dineklar ang 1st alarm ang sunog sa 4 na palapag na gusali. Sinasabing imbaka ng gulong ang 3rd at 4th na palapag ng gusali. Walang nasaktan. Bago mag-alas 12 ng tanghali naman, napansin ang paglabas ng usok mula sa grade school library ng Saber School sa San Juan. Katatapos lang daw noon ng grade school graduation, ayon sa pamuno ng paaralan, may mga nasirang gamit pero walang nasaktan. Agad ding naapula ang sunog. Inaalam pa ang sanhin nito. Sa Inarawan National High School naman sa Naujan Oriental, Mindoro, nakarinig ng putok ang ilang estudyante bago sumiklab ang apoy sa isang lumang gusali. Pasado alas 4 ng hapon kahapon. Bago nito, ilang beses pa umanong nawala at bumalik ang supply ng kuryente. Natupok ang 5 classroom na ginagamit na lang bilang stock room ayon sa BFP Naujan. Naiwang nakasinding kandila naman ang pinaniniwalang mitsa ng pagkatupok sa isang bahay sa Anilaw, Iloilo kagabi. Nasawi ang 5 taong gulang na batang lalaki. Kasama sa iwasunog tips ng BFP na huwag itabi ang kandila sa maaaring pagsimula ng apoy. Ilayo rin ang posporo o lighter sa lugar na maaabot ng bata. Huwag din daw iwang nakasaksak ang appliances, lalo kung aalis ng bahay. At siguruhin maayos ang electrical wiring. Lakihan yung mga voltage na kailangan. Kasi usually, pagka matanda na yung bahay, yung mga wire natin na maliliit, tapos nagdadagdag yung mga aircon, mga appliances, hindi na po akma, hindi na kinakaya. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.